Hardin ang isang mag-anak sa Daet, Camarines Norte, puno ng mga tanim na gulay. Silipin yan sa report. Dahil sa nagdaang pandemya, naging tulay sa pagtatayo ng hardin ni Ginang Edin Naing ng Barangay San Isidro, Daet, Camarines Norte ang programang Umay Gulay Challenge ng Municipal Agriculture Office, kung saan isa itong kompetisyon na nanghihikayat sa publiko na tangkilikin ang urban farming upang mapunan ang pangangailangan sa pagkain dahil limitado lamang ang kilos ng matao noon dahil sa ipinatupad na lockdown. Naging tuloy-tuloy ang pagtatanim ng pamilya hanggang ngayon. Hanggang sa ang maliit na hardin ng pamilya Naing ay kinilala na ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute Bicol bilang isang integrated farm. Mabuti kasi hindi ka magagamit ng kemikal. Ligtas ang pamilya, saka mai-enjoy mo dahil andyan lang ang gulay, yung mga sangkap, hindi ka na nga lalabas. Ayon kay TL Naing, anak ni Nanay Eden, samot-saring organikong pamamaraan ang kanilang ginamit para mapagyaman ang maliit nilang espasyo na kayang tumbasan ang produkto ng isang ektaryang lupain. Ginagawa nilang pataba ang dumi ng mga alagang hayop, mga nabubulok na mga gulay sa palengke at ang araw-araw nilang kitchen waste. Gumagamit din sila ng vermiculture kung saan inihahalo nila ang lupang dumi ng mga bulate sa ordinaryong lupa para maging organikong pataba sa mga halaman. Let the nature work for you. Waste to energy in terms of utilizing them into a fertilizer. Kaya medyo lesser siya. Siguro yung mga gastos minimal na lang. Bukod sa gulay, puno ng hindi bababa sa 20 uri ng herb and spices ang nakatanim sa kanilang hardin. Dahil sa mayamang ani, hindi na gumagamit ng mga artipisyal na pampalasa ng pagkain ang pamilya Naing, bagay na malaking tulong sa kanila dahil sila'y nakakatipid. Mula sa mga tanim na sariwang gulay, nakakagawa din sila ng byproducts, veggie burger at fresh lumpia. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.